Magandang araw! Nagbabalik si Ruthie! Comment lang mga kasyembo! So, ayan, gagawa ako ng Nerf Cakes and Cupcakes. So, ayan. Ito yung promo ko na 5x6 chiffon cake. So, this one is vanilla flavor. Vanilla chiffon cake. Ayan. Then, may filling siya, of course, in between. Ayan. So, para hindi siya gumalaw, meron siyang stick sa pinaka-center niya. And then, pinaset ko na po yan sa rep para hindi na siya gagalaw. Then, meron ako ditong 12 pieces ng cupcakes. So, this package is only 960. Diba? For 960, meron silang customized cake. So, ito yung order ni Ma'am Suki. Ang aking mga Suki love. So, of course, meron tayo ditong ACC na nakaprepared. So, walang tayo ng ating frosting. Ayan, ating very stiff na ACC. So, i-whip ko yan para medyo, ano siya, mag-smooth siya kalumambo. Lagyan ko siya ng golden yellow na food color. So, ayan. Chef Master po yung gamit ko. Kay Caroline Monson, magandang hapon po. Ayan siya. Haluin ko lang para ma-mix siya ng maayos. So, kalalabas lang yan sa chiller. So, yung mga frosting ko nasa rep or nasa chiller. Para very stiff siya. So, mga ganitong klase ng stiffness ng inyong whipping cream, ayan, hindi masisira yung cakes niya sa biyahe. Especially kung mga 2-tier, 3-tier, or 4-tier pa. Tapos, very steep yung frosting niyo. Super tibay niyan sa biyahe. And hindi yan basta-basta magmamoy. So, nakita niyo yung kanina yung nag-travel ako. So, hindi nag-moist from here hanggang sa pag-deliver ko. So, short na lang yun kasi masyadong mahaba yung travel period. So, from here, dun sa delivery ko kanina ng umaga, 30 to 40 minutes, wala kasing traffic. So, after mga 40 minutes na, nakadating na kami doon, walang moist na, hindi nag-moist yung cakes. Hello, kita Judith Mendoza, Rexy Judy. Hi po. Frosting ito is ACC po. So, ayan, magpa-frosting na ako. Ang aking chiffon cake. As you can see, pantay na pantay.
Hello kay Tina Sobremenasa. Sobremensana. Mali pala. Tina Cardinal Sobremesana. Wow. Si Rico Chester Salvador, maulang gabi. Oh, may bagyo, no? Ito, mainit sa Davao. Si Annalisa Tapal. Hi! So, magpo-frosting na ako sa aking cakes. So, simple lang itong decorating sa Nerf gun. Nerf cake and cupcakes. Doon sa mga nagtitipid, tapos gusto malaki ang cakes, eto. For $9.50. Hello, kay Audi Kagasmaton. Magandang gabi po. So, ayan, nag-ano mo na ako. Sample. So, after nito, unicorn cake yung gagawin ko. So, 8x6 si unicorn cake. So, araw-araw, may order. So, never pa ako nag-rest. Eh, ay, laban lang. Blessing to blessing. Yeah, so, medyo maaga-aga yung cake decorating ko kahapon, medyo late na eh, kagabi. Kasi late na natapos yung mga details ko. Kamusta naman yung mga ano, sa lugar ng mga may bagyo, no? Mag-ingat po tayo. Grabe, lakas. Hindi na tumigil. Si Ma'am Lynn Nimay, good PM. Kung anong kulay po yan at ACC po yan. Yes, this is ACC. Then, yung color na ginamit ko is Chef Master Golden Yellow. So, may medyo lighter lang yung pagka golden yellow niya. So, ngayon, second frosting na ako. Second coating na. Kipati na color. Buti ka pa. Galing naman po, ma'am. Buti ka pa. Chill lang magpahid. Ba't ako parang nagmamadali lang? Hindi po, oh. Ano? Pagod na kasi. Pagod na kaya wala na masyadong energy. Then, very stiff din kasi yung frosting. So, stiff yung frosting kasi mataas tong cake. So, alam ko ng stiff frosting para mag-hold siya sa cake mismo. Kasi kapag ang frosting masyadong malambot, hindi siya, kung kumbaga parang walang masyadong structure yung mag-hold dun sa cake. Kaya, yung iba, nasisira. At tapos, mabagal ako magpahid, pagoda na. Yan, hindi ko lang kinakaya lang. Hey, Kirika Chester Sabato. Okay naman po kami. Signal number 3 sa Cavite. Oh, sa Cavite. Sa Manila din yata, no? Signal number 3. Nasa Manila kaya yung anak ko. Uy, birthday pala ng aking
inaanak na si Nika Divina Gracia. Hello, Naknak. Ang regalo ni Nangnang, hindi pa napadala. Laban lang, Nak. Nandito si Nangnang. Birthday ng anak ko. Yun yung unang-una kong inaanak. Nalab-nalab ko. Ayan. May regalo kasi ko sa kanya. Hindi ko pa napadala. Kasi ang busy. Busy na ninang. Hello kay Aya Pastolero. Good evening po kay Jessica Pasquin. Hi po, pwede magtanong? Yes, pwede po magtanong, ma'am. Comment lang po yung question. Comment lang, ma'am. Welcome ang mga question. Ano yung question mo, ma'am? Ano po frosting? Ang frosting ko po is ACC whipping cream. Yun po. Yung same lang siya ni Whippet, pero masarap po siya. Amoy butter, lasang vanilla ice cream. Ayan. Jessica, ang question niya, kapag po 5x3 to 8x3, anong cakes board po ang dapat bilhin? Salamat. Okay, kapag depende sa design ng cake. For example, this one is 5x6, or yung diameter niya is 5 inch. So, sa 9 inch na board ko siya nilagay kasi meron akong cupcakes sa side na ilalagay. Yan dyan. So, kaya ano siya, kaya siya 9. Pero kung cakes itself lang, example, yung cake niyo is 5 inch ang diameter niya, it means yung lapad. 5. Tapos wala naman masyadong borloloy sa pinaka lower part ng inyong cakes. 2 inches ang gap. So 5, so mga 7 inch na board ang pwede nyong gamitin. So ako, I always pag walang masyadong details dun sa pinakababa ng cakes, 2 inch lang po ang gap between dun sa cakes. Sample, cake is 5, so another 2 inch, so 7. Kung 8 naman siya, tapos marami siyang details sa pinakababa, I go for 3 inches ang difference. So, from 8, ang kanyang diameter, yung pinaka dito sa iba, yung lapad. So, since may mga details siya sa baba, nag-a-add ako ng another 3. So, 8. So, 11 ang ginagamit ko na board. So, depende po yan sa cake design na gagawin ninyo. Nakuha po, ma'am. Si Jen. Hi, kay Jen Aspe. Ma'am, ano po frosting ang gamit mo? Ang gamit ng frosting ko po, ma'am Jen, is ACC whipping cream. Nag-retard muna kay Whippet kasi mahal si Whippet. So, ACC po ito. So, ayan, hindi ko muna siya, kahit hindi ko na masyadong pakinisin kasi maglalagay ako ng details sa mismong cake.
So, ayan. Yun na natin harap. Then, tsaka ko pa kinisin yung pinaka-ibabaw niya. Welcome po, Ma'am Jessica. Si Jen. Sorry po, Lita. Ko, akala ko nag-change ka ng frosting. Ayun pa rin po. Si pang frosting is si ACC pa rin po. Mm. Yun na nga. Ayan. So, maglalagay ako ng frosting sa pinaka-ibabaw. And then, clean yung board. So, may 1M ako. Ang color po nito is golden yellow. Golden yellow ang color ACC ang frosting. So, may itong muna. Lalagyan ko muna siya. Then, pag may sobra, tsaka ko siya lalagyan sa ibabaw. Para ipid. So, ayan. This is 1M. So, mag swirl lang tayo. Hindi na siya kinaya. So, ayan. Hindi na siya kinaya. So, hindi na akong lalagay doon sa ibabaw. So, this one is... Ang cupcakes po is 3 ounces. That's vanilla chiffon po. So, maglalagay na lang ako ng sprinkles. Tapos, may toppers yan na Nerf design. Pero, wala pa ako nakat. Ay, nakat na siya. Nakat na yata ni Sian. Pero, wala pang stick. So, later ko na siya ilalagay. Then, sa ibabaw, maglalagay din ako ng sprinkles. So, very simple lang yung pinagawa ni Mom. Kasi, kaya ito pinagawa ni Mom. Kasi pag chocolate, ma-hyper yung anak niya. So, sprinkles.
So, walang specific na design na binigay. Basta Nerf gun lang. Nerf gun design owner. So, ayan. Nerf. Pagyan natin siya dito. And then, yung dedication. Yeah. So very simple lang. Yes, bukas po ng umaga ang delivery nito. Pati yung sa uniform cake, bukas ng umaga. So dalawa sila. So, ito yung cupcake. So maglalagay ako ng frosting dito sa pinaka side. Pero bago ko siya lagyan, i-assemble ko muna siya. Then yung board nito, 9 din siya. So, kaya yan, wala yung kawala. Kasi sakto lang siya talaga. See? Kaya square yung ginamit. Ayan. So, pag nilagay yan sa box, ganito. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya ilagay sa box. Na hindi na yan gagalaw. Hello po, Ma'am Annette. Anong size ng cupcake? Si Sambi ni Ma'am Talinado. 3 ounces po yung cupcakes. Then, si Ma'am Annette. Parehas po ba ang mix ng ECC at Everwheat? Except the sugar. Hindi po. Magkaiba po sila. Si Everwheat may sugar pa siya. Powdered sugar and vanilla. Pero si ACC, water lang po siya. Wala na po. Wala na po siyang sugar. Kasi masarap na po siya. Ayan. So, ito yung 7 inch. Ay, 7. Sorry, 9 pala. Ayan siya. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. So, wala po yung gagalaw. Hindi po yung gagalaw. Kasi nakasakto lang po yan dyan. Nakikita nyo? So, naka-hold yan. Yung cupcake ang mag-hold dyan. Ayan. Tapos, ko-close nyo lang yan dyan. Siyempre, like that. And then, hindi yan gagalaw. Tried and tested. Ang cakes is 5 by 6. 5 inch diameter, 6 inch po yung height. So, ayan. Ganyan siya. Tapos may toppers na lang sa cupcakes ang kulang niyan.
size po ng cake, 5 by 6. 5 inch diameter, 6 inch po ang height. Vanilla chiffon po yan. Ang ingay ng mga dogs po. And then, ang presyo po niya, this overall is 950. Yes po, Ma'am Annette. With water po si ACC. So, sa 1 kilo, sa 1 kilo ng ACC, 350 grams icy water po yung lalagay ko. So, next, proceed tayo sa ating unicorn cake. So, this one is 8 inch diameter. So, meron siyang 2 inches na gap. So, ang board ko po is 10. This one is 8 by 6, 8 inch diameter, 6 inch ang kanyang height. Then sa pinaka-center niya, meron po kayo nakikita dyan. Yan po yung stick, naka-pierce yan or naka-baon dito sa board. So ito, dalawang board siya na pinagdikit ko po para matibay. Para ma-handle niya yung bigat ng cakes. Ayan. So, ang feeling niyan is ACC, yung sa pinaka-side, and then sa middle part is Dulce and Fudge frosting combination. So, kailangan ko ang base color niya is white. Haluin ko muna siya. So, yan. Medyo nawala na yung ano niya, lamig niya. Kasi nga kanina ko pa yan nilabas. So, haluin lang natin para medyo mas smooth po siya. Kasha. So, kumuha ulit ako bago. Tada! So, ayan. Marami akong stock ng ACC. Mix lang natin para hindi siya masyadong stiff. Dito ko na siya minix kasi hindi ko na siya itatransfer. Dito na lang siya. Ayan. So, pwede ko na siyang gamitin. Welcome, Mama Nessimang Joy. Hello po. From Lugtog, Nueva Ecija. Hello po, Ma'am. Frosting. Walang katapusan. So, mataas yung cakes na to. Yung full details sa cakes na ginagawa ko ngayon, eh, nasa caption na po. Pwede nyo pong i-check yung caption. Nandun na po yung full details. Pwede nyo siyang i-copy. Ayan, sa side na ako.
Ma'am, kung flower piping po, ilang IC water dapat sa 1 kg? 350 grams po. 350 pa din. Maganda kasi ang 350 kasi steep po siya. Tsaka maganda siyang i-pipe sa flower. Welcome po. Ayan, so, frosting ulit tayo. Ako pala. Nood lang po kayo dyan. So make sure na kuberan siya lahat, even yung sa pinakababa. Then scrape lang natin yung mga excess na frosting. Then tatapan ko yung mga uneven dito. I see Ma'am Torres. Anong ay? I think daw ang gamit po. Ano po? ACC po. ACC whipping cream. Hello po, sabi ni Ma'am Annalisa Milan. Ano po yung ACC whipping cream? Pasensya na po sa tanong. Ang ACC whipping cream is yung bagong labas siya na kapareha ng whipit. Di ba meron tayong whipit? Alam nyo, whipit is a whipping cream pero paste po siya. So, same lang po sila. Ang kaibahan lang po ni ACC kay Whippet, medyo mura siya. Tapos, si ACC, mas madali siyang gamitin. Like, pag tinanggal mo siya sa mismong lalagyanan niya, dun sa po'y naka-foil, madali siyang tanggalin. Walang ka-effort-effort na tanggalin. Then, sa isa naman, di ba, mahirap siyang tanggalin kasi super sticky niya. Ito, hindi siya ganun ka-sticky once tinanggal mo siya sa lalagyan. Then, pagbukas mo ng packaging niya, smells like butter. May amoy siya agad. So, mabango yung amoy niya. And nagre-retain yung bango niya doon pag kahit na i-whip mo na siya. Kaya pag binuksan mo yung sample, yung cakes na naka-cover na, pag binuksan mo, maamoy agad nila yung buttery na smell. Plus yung taste niya, once na na-whip nyo na at nalagyan nyo ng water, vanilla ice cream po yung lasa niya. Or kung maglalagay ko yun ng ibang flavor yun. Pero ako, hindi na ako naglalagay ng flavor, hindi na rin ako naglalagay ng vanilla, just water. Ang nilalagay ko, icy water para mas maganda yung pagka-steep niya. So, yun po. Super dali po niyang gamitin and super stable po niya. Okay, another question. Paano po ang storage ng unwhipped na tirang ACC? Ilang days po siya pwede na magamit? So, ang ACC na hindi na-whip, example, yung sa 1 kilo, binawasan nyo lang siya ng half,
balutin nyo lang siya ng plastic or cellophane po ninyo or i-cling wrap po ninyo, then ilagay nyo siya sa container, then naka-room temp lang po siya, ilagay nyo sa cabinet. Make sure na hindi siya direct sunlight. Ang expiration niya, same pa din po dun sa mismong packaging. Make sure na secured lang po siya, hindi siya mapapasukan ng kahit na anong insekto. Then, another question. How much po si ACC? Sa ACC dito sa Davao, 280 pesos po. Pero sa ibang place, medyo mura, medyo mahal. So, iba-ibang presyo po niya. Depende sa lugar ninyo. Thank you. Welcome po, Ma'am Annalisa Milan. So, yun po yung difference nila. Kaya, before, nag-whipit ako, then I try ACC. So, nag-switch ako kay ACC kasi dun sa mga reasons na binigay ko. So, ayan, nalagyan ko na siya ng first coating na crumb coat ko na siya. So, second coating na ang aking ilalagay. So, for sure, hindi na siya kasha. Edi, maglalagay ulit. So, for this one, yung pressure niya, nasa ano na din siya, nasa caption na po. So, may kasama siyang 2 dozen na cupcakes. So, lalagyan ko na naman siya ng panibago. Welcome! Ayan. So, may mga questions kayo? Yep, comment lang po. So, haluin ko siya ulit. So, ito madali lang siyang haluin. Para mawala yung stiffness niya. So, pag gagamit kayo nito, icy water ang gamitin nyo. Ayan. So, para lang akong kaset. Paulit-ulit. Pero okay lang sa mga nagtatanong. So, ayan. So, second coating na ako. Ano bang peso tayo ngayon? 29 pa ngayon, no? 30 bukas. So, marami ba kayong na pa-order na Halloween kit? Cupcake? So, ayan. Second coating na ako.
ayan. Medyo ngatog ang kamay. So, pag natapos ko to, gagawa naman ako ng details sa ibang cakes para bukas sa 31 delivery naman. Tapos, fondant na rin. Makakapagpahinga din ako. In time. One day. Hello po, kiiya ako. Good evening po. So, mamaya ako na ibabalance yun. Lagyan muna natin ng frosting lahat. Tapos, after nito, magkukulay na tayo ng mga frosting para doon sa kanyang, sa ibabaw niya. O, di ba? Ang balakang ko, wasak na wasak na. Ano ACC po, frosting, okay lang ba gawin na top? Gawin na, tapos next day delivery, pero di ilalagay sa chiller. Di po ba matutunan siya? Okay lang naman, as long as steep po yung pagkakagawa ninyo. Pwede siyang i-room temp. Oh. Ay, nalagyan ko na siya lahat ng frosting. So, ngayon, lalagyan ko na siya ng... At ano ka na nang scraper. Yes, pwede. Basta steep po yung pagkakagawa nyo. Tapos, make sure secured. Ilagay nyo na siya agad sa box. Tapos kahit magdamag lang siya sa room temp, okay lang po yun. Basta naka-secured lang po siya. And then, hanap pa yun ang area na hindi siya ganun kainit. Brown out po sa inyo. Or puno na yung ref. Dami order. Ayan. So, okay lang po yun. Kasi, na-try ko na po yun before. Na, naka-room temp lang siya. Super stable. Kasi, puno yung rep ko. So, wala akong choice, kundi i-room temp lang. So, okay naman siya. The next day delivery. Actually, hapon pa yung delivery nun. Kaya lang, advance kasi ako magawa ng cakes. Kasi, pag hindi ako nag-advance, matatambakan ako ng mga gagawin ko. Oh, question. Hindi. Wala pong space. Dami naman. Yes, pwede. Okay lang po yan. So, ano na ba gagawin ko? Papasmooth. So, hindi pa siya smooth sa yung pinaka-ibabaw niya. Gusto ka nang sumigaw ng door, no?
parang initially act. So it acts well. Ayan. So, pinaka-smooth talaga kahit hindi naman siya makikita later. Kasi matatabunan yan. Ayan. Last na. Tapos, magkocombine na ako ng mga frosting ko. Color combination. So, kailangan ko ng 4 colors lang. Yep. Fine. Set aside natin. So I need 4 colors. Green, blue, yellow, and pink. So, meron akong 4 bowls. Hello, kay Ma'am Bayali. Watching from Saudi. Hi po, Ma'am. I mean, meron na pala akong pink. So, ayan. Imimix ko lang yung pink ko dito para mahalo ko siyang mabuti. Meron kasi mag-mix sa rectangle. So, ayan. Yung mga frosting ko, dito ko siya nilalagay. Example, may kulay na siya. Sa container, may cover yan. 500 ml to eh. Na square. So, medyo dark lang siya. So, ang gagawin ko, dadagdagan ko lang siya ng konting white. Kasi, lighter color yung gusto ng nag-order. Yeah, then we'll try that. Yeah. The next natin is the green.
So, ayun, naubos na din si white. Pero meron pa naman akong extra na ginawa. So, sisimutin ko lang siya kasi sayang yan. See? So, pag hindi niyo siniput, ano, madami pa yan, oh. So lighter lang na green, and sunod natin is the blue. So kuha ko dito ng white kasi wala akong extra na blue. So, may 2 dozen pa ako na cupcakes. So, kaya, medyo madami-dami. And then, yellow. May golden yellow na ako na natira. So, lalagay ko na din to. Sayang din siya. Kasi kulay yellow naman din. Some more. Dagdag akong pink. Tira, ako naubos. Malapit na naman siya maubos. So, everyday gumagawa ako ng gumagawa ako everyday ng frosting. So, I'm going to add lemon yellow. Ayun po. Ay, kikay. Sorry. Wala nang power yung kamay ko. Bumabaksak na yung mga hinahawakan ko. Ayan. So, mix lang natin. There. The next item is the blue. Ay, so gross. Kunti na lang. Ngalay na ako maghalo.
Mabigat kasi siya. Kasi nga, very steep. So, mabigat siya maluwi. So, ayan. Napasmooth ko na siya sa wakas. So, si Mamunet, may power. Oh, wala naman po kasi yung bagyo dito sa Davao. So, super init. Ay, last one pa pala. Ang pink. Nilagyan ko ulit. Kapati na lang. Yan. Are we ready na? So, meron ako ditong cling wrap. So, i-assemble ko siya dito sa cling wrap. Chocolate po ba? Alin po, Ma'am Monet? Okay. Yep. Yeah. Ito ay sisiporsing po ito. Ayan. So, ayan. So, i-roll ko lang to. Ilang inches po ang height ng cake? 6 po. 8 by 6. Kalasa po ba ni Ever Whip si ACC? Mas masarap po si ACC. For me, ah. Piping bag, 1 m. Okay, mag-start na ako mag-pipe. So, mag-start ako from sa behind. And then, leave them here. Leave them here, right?
my food is real. So ayan siya. Tapos photo print lang ang kanyang details. Frosting po, Ma'am Helen, ang frosting po is ACC. Mukhang super stable niya kahit mainit ang panahon. Yes po, super stable po niya. Eto, meron niyang fondant sa likod. Ilang weeks po tinatagal sa rep if ever mag-whip ka na ng ACC? So, pag sa white po, 3 weeks. Kapag may color, 2 weeks po ang itatagal niya. Ulit. Thank you po, Ma'am Helen. So, ganda. Cutie, cutie. So, ito yung wings niya. So, before ko ilagay ang wings, magpapipe muna ako ng frosting dito. Sa pinakababa niya. Mamaya na lang pala. Ito muna kasi same sila sa color. So magpapipe ako kasi same lang sila ng color. Hindi na siya kapit.
So, hindi na siya kasha. So, gagawin ko. Tatanggalin ko lang itong pinaka-plastic and then gagawa ulit ako gamit ang isa pang cling wrap. Lakas ng hangin, nilipad. And then, i-roll ko siya ulit. So, ayan na siya. Then, cut ko siya sa dulo. Toppers na lang po. Ang toppers po niyan is ang ating unicorn na ganito. Ayan. So, wala pa man po na-cut. So, ikakat ko pa yan mamaya kasi 24 pieces yan. So, meron ko dito ng number 32. For this one. So, mag-start ako pipe sa likod. Pagod.
One more. Yeah. Yeah. You're up. So, ayan na siya. So, ngayon, lalagyan ko siya ng wings. So, pipicture lang ko siya ng may wings. Pero, tatanggalin ko din siya later para pag ma-box ko siya. So, I have my wings. Di-print ko lang yan. So, parang sangkay lalagay. Tapat natin sa pinaka-ear. Hello, may umiiyak. Bakit po? May sad. Ayan po, natapos ka na. Natapos ka na. Pagod ako. So, ayan po siya. Ayan po yung silikod niya. Ah, wala na po tayong frosting dyan. So, ganyan lang siya. And then, ito naman yung sa kanyang harap. So, may wings pa siya. Ay, cutie. Ayan. Sana nagustuhan niyo po ang aking tutorial. Mahaba ba? Boring? Ayan. So, thank you. Kung may questions kayo, comment lang po. I'll answer after ko mag-dinner. After nito, dinner time. So, ayan po siya. Okay ba? So, ayan. Tapos yung ating Nerf Cake. So, ayan. So, yun na po for tonight sa cake decorating idea. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. See you again tomorrow. Huwag po sana kayo magsasawang manood sa aking mag-cake decorating. Thank you, Ma'am Tajulis, si Jen, Aspe, si Julie Castillo, si Annette Cleope. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood from start until the end. Thank you po. Bye!